nila mo ng sistema sa mundo ay puro galit. Naging biktima ng droga, aminadong gumagamit sa bawal na gamot. Ako'y tuluyang nalulong dahil sa aking pagtutulak, ilang ulit nang nakulong. Kahit anong pilit ko, ang droga'y hindi ko maiwasan. Kaya't ang mahal kong asawa ako'y iniwanan, habang aking tatlong anak kanyang tangay-tangay. Di na daw niya matiis ang paggamit ko ng panay, dahil mainitin ang ulo pag ako ay may lagay. Madalas ko din siyang napagbubuhatan ng kamay, kaya't sila'y lumayas ng bahay nang di na nagpaalam. Ngunit tila parang sa akin ay baliwala lang. Sang araw meron akong nabalitaan, nalaman ko kung saan na sila naninirahan. Sa labis na pagkasabik agad pinuntahan, di mapaliwanag aking sayang nararamdaman. Ngunit habang ako ay naglalakad na sa daan, tatlong naka-uniforme ako ay tinambangan. Tinutukan ng baril at agad pinutukan. Natulala na lamang sa aking katawan na duguan. Wala na akong magawa kundi ang manalangin. Nang nilagay sa aking kamay, baril na kalawangin. At habang ako ay naghahabol ng hininga, narinig ko ang iyakan ng aking mag-iina. Dali-dali akong niyakap habang luhay pumapatak. Ngunit di mapigil talukap ng mata sa pagbagsak. Init ng pagmamahal nila aking damang-dama, na di ko man lang sinuklian ng pagpapahalaga. Patawad sa aking mga naging kasalanan, maling landas kong tinahak, huwag yun na sanang lakaran. Alam kong marami ako sa inyong pagkukulang, maling bagay ang aking labis na pinagukulan. Sadya nga ang pagsisisi laging nasa hulihan, di na pwedeng hugasan pagkataong nadumihan. Ngunit kahit na pumanaw man ako'y naging mapalagpa, sapat nang malamang ako'y kanilang napatawad na.